Matagal tayong hindi nakita mga paps. So long time no see, medyo busy lang talaga. From now on, I will try na mag-upload ng video once a week para naman maging updated kayo sa mga ginagawa ko sa aking vlog. So for today's video, mag-test tayo ng bike. Mahilig ako sa classic style. So meron nga pala yung aking bayaw o yung brother-in-law, yung husband ng sister ko na Yamaha SC155. So pinamodify niya to kasi na-convince ko siya na mag-modify kasi mahilig ako sa modified bikes. Especially kung napanood niyo yung Gentleman's Ride na kasama ko, ganun yung bike ko na yung aking RTS. Dahil ngayon nauso ngayon yung mga modification ng motorcycle, highly recommended ko tong Yamaha SC155 kasi may speed, maganda yung look, tsaka madaling i-modify. At the same time, maraming spare parts. Kaya stick lang kayo sa aking video dahil meron akong brief impression. Papakita ko yung mga changes na ginawa nila dito sa bike na to. At kung sino yung magaling na nag-modify. Kasi siya sa akin lang nag-modify dito sa bahay ng binangon. And whether it's big bike, CD400, name it, alam niyang gawin. So, idea niya lahat yung setup na to. Kaya yung isa kong bike, which is the Benelli RF or RKS Benelli, ipapamodified ko din sa kanya dahil believe talaga ako kay Sir JR pagdating sa modification ng bike. Okay? So stick lang kayo. Until then, yung bike feature natin for today is the Yamaha SC155 carburetor type. So kung mapapansin mo yung first impression ko sa kanya, old school talaga, sinadyang gawing mukhang old school talaga siya. So, cool. Hindi lang siya cool, astig pa, diba? Pag ikaw yung nakasakay dito, feeling ano ka, feeling Cardo Dalisay. Joke lang. Tapos, kita mo yung mga binago niya, headlight. Kasi hindi naman talaga siya bilog eh, rounded headlight eh. So parang robot dati yung headlight nito. At the same time, binago din niya yung tapalodo sa front. So metal na siya ngayon compare sa plastic before. Handlebar, ito yung napansin ko, handlebar was changed also. Iba na yung handlebar niya. So medyo nag-lowered. At the same time, yung gauge niya, digital na rin siya. Digital, tapos yung RPM is manual. What else? Napansin ko din dito yung kanyang fork. Ang ganda kasi upside down fork na siya. Hindi ko alam kung saan nila nabili itong fork na to kasi I'm planning to change din yung fork nung aking retro classic bike. So later tanong ko na lang kung ano yung kung saan nila nabili itong ganitong klaseng fork. At the same time, binago din nila yung rayos, kasi naging rayos siya eh. Dating mugs to, mugs. Ngayon rayos na siya. And double disc brake. Dati kasi hindi disc brake to eh. So marami ng modification na nagawa dito pagdating sa aesthetic ng motorcycle na to. And what else? Yung key, narito na rin yung susi. So ito na yung susian niya. Instead na dito sa taas, which is yung normal, ordinary na position ng key, hindi na siya dito, dito na siya sa may leg, sa left side, parang mga Harley Davidson style kasi, mga ganon eh. And tinanggal din niya yung mga flarings dito para magmukha talaga siyang cafe racer. At the same time, nakita ko rin dito, napansin ko yung tapalodo niya sa likod, ang ganda. Ito oh. Ano na rin siya, metal na rin siya, hindi katulad dati plastic. Ano pa bang changes? Nakita ko rin yung shock nito kasi nakipagpalit siya sa akin ng shock. Ito yung shock nung binili ko, RKS 150. So, ito yung nilagay niya dito sa shock niya. Pinilitan niya yung shock ng Yamaha SA175. So, dito naman tayo sa kabila. Check natin. So, yung brake niya, ganun pa rin. Hindi niya binago yung brake, hindi niya ginawang disc brake.
Maganda sana kung gagawin niya yun. Pero siguro gusto niyang ma-retain yung pagiging old school din. Kaya ganito yung ginawa niya. Ano yung tambocho niya? Tambocho niya is acrophobic. Yeah, acrophobic siya. Ganda niyan. And yung battery, saan, dito niya ginawa ng paraan, minodify niya dito sa ilalim. Kita mo siya yung camera. Ano, ito siya, oh. Dito siya minodify yung battery para magmukhang malinis dito sa gitna. What else? Ano pa ba? Yung seat. Tingnan mo yung seat niya. Ang ganda. So old school na old school. Leather brown. Galing. And then at the same time, yung kanyang side mirror. Setup ng aking motorcycle. Bar end na side mirror. So, check natin na. Kung tingnan mo yung positioning ko. Kung gaano ka taas. So, wow! Ang ganda! Ang ganda ng positioning niya. Stuck lang ito sa bahay. Kasi sobrang astig talaga ng gusto niya. So, papakita namin sa inyo kung gaano yung tulog niya. So, old school, tadjak, pero meron din siyang push button. Check natin yung sound. Sound test tayo ng kanyang muffler sound, okay? Wait! Motor na classic style na timeless, ibig sabihin noon hindi siya nalalaos. So astig siya, reliable kasi Yamaha siya. So yun lang yung advice ko sa inyo mga paps, kung magmo-modify kayo ng bike, make sure na kilala yung brand kasi iba na yung may pangalan eh. Meron silang brand na iniingatan. Kaya maganda talaga yung modification nito. Pero anyway, ito nga pala is 5-speed. 5-speed siya, so maganda rin sa long ride. Tsaka malaki yung tank eh. Malaki yung gas tank niya. So, on my next vlog, papakita ko naman yung riding niya, yung riding compulsion niya, kung maganda ba siyang i-drive, at saka kung ano yung impression ng mga tao pag nakita ko sa kalsada. Okay? Kasi it's a rare piece. Kasi sa totoo lang, marami kang mabibiling mga cafe racer, pero iba pa rin yung modified. Kasi yung modified, yun yung magsusunod sa yung personality. Kung ano yung personality mo, yun yung ilalagay mo sa bike mo, sa project bike mo. Ganun din yung ginawa ko sa aking bike, sa aking Benelli RKS. Kaya thumbs up. Maganda yung impression ko dito. Magaling yung nag-modify, hindi siya tinipid, at the same time, pulido. Kita nyo naman, nakastock lang siya, isang tadyak lang, takbo kagad eh. But saka yung tunog ng muffler. Cool! Keep safe, ride safe, peace out! Welcome back to my YouTube channel. Ito nga pala yung isa sa pinakamalupit si Ortigas. Ang isang matigas. Si Paring. Paring Deo. Diba? Paring Deo. Tsaka si Paring First. Oy. Ang hilabot ng binungonan. Para siya. Shout out sa mga tropa dyan sa pagpost. Mga tagatagpost. Mga tagatagpost, ha?